Sa Bacoor, Cavite na ninirahan si Aeon. 6 taong gulang ang batang ito, na-diagnose din na mayroong ALL nitong Hulyo lamang ng 2019. Siya ay pinalalaki ng kanyang single mother sa tulong ng kanyang kapatid na si Bjorn. Si Ian po na 6 taong gulang na na-diagnose ng acute lymphoblastic leukemia nakaraang taon ng July 2019. Ang akin pong pinagkakakitaan sa ngayon ay ang pag-online selling ng kung ano-anong pwedeng ibenta. At ang mga kinikita ko po dito ay kahit papano nakakaipon pambili ng maintenance chemo drugs ni Ian. Talaga pong napakamahal ng mga maintenance na ginagamit niya ngayong gamot at iniinom sa araw-araw. Excited pa ang pumasok niya last year sa daycare. Ngayon po, nung siya nagpumapasok na, yung first day po niya, medyo nakitaan ko na po siya ng pamumutla, pero hindi ko lang masyadong napansin. Ngayon, second day, kahit nang si school, nakahiga siya dun sa table. Kasi sinisilip ko po siya sa loob eh. Tapos sa hapon, matamlay na, nilalagnat. Tapos kinabukasan naman, okay na naman siya. Hanggang sa pang-apat na araw, doon na po talaga yung totally nakita na talaga ng namumuti na yung bibig niya. Tapos yung kanyang paa, yung ilalim, talagang wala ng kulay. Nila ko po siya talaga sa hospital dito malapit sa amin. Pinatest ko yung dugo, CBC. Hanggang sa dun nga po, yung unang test, hindi pa po nakuha eh. At tatlong beses pa po siya kinunan talaga ng dugo dun. Tapos sa pangatlo, dun na nagsabi yung pedia dun na may problema. Na parang hindi niya masabi kung ano. Kaya nirefer niya po kami dun sa pang hospital na malapit sa amin dito. Private hospital po yun. Pero in-advise na po niya sa akin yung gabi na yun na i-admit po yung anak ko. So, syempre po, medyo kinabahan ako. Wala naman po siguro yung pangarap ang isang ina para sa kanyang anak, kundi yung makita silang maging maayos sa kanilang paglaki. Tapos ng pag-aaral, tulad din po na isang single mom, laban lang talaga ako sa buhay, maging positibo sa buhay, hanggat maaari gawin ang lahat ng paraan para mabigay ang pangailangan ng aking mga anak. Lagi lang pong iniisip na ang ginagawa ko ay para sa aking mga anak, lalo na po kay Ian. Kasi po, sa tulad po ni Ian, ganyang may sakit ng leukemia, napakalaki po talagang challenge yan para sa inyo kung sakaling kayo may anak na ganyan. Siguro po, para sa aming pamilya, hindi po namin kasi tinatrato na may sakit. Kumbaga kasi, sa araw-araw, hinahayaan namin siyang gawin yung bagay na gusto niyang gawin bilang bata. Hindi po namin siya dinideprive sa kung ano pa mang gawa. Basta po makakatulong sa kanya. Kasi nga po, sa tulad niya, lahat parang iniisip natin, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Na hindi naman po, umbaga po eh. Kayaan lang din po natin siyang explore din yung makakayahan niya bilang isang bata. Umbaga wag po natin siya tingnan bilang batang may sakit. Normal, ganun po, normal siyang bata sa amin. Nagagawa niya yung bagay na dapat niyang gawin na makakatulong din ako sa kanyang paglaki, sa kanyang sarili. Ang hobbies po niyon kasi yung art crafts, tapos mahilig po yan mag-TikTok, sumayaw sa TikTok, at yung kanya pong nagko-color, yan po yung mga gusto niyang gawin. Nag-imitate as a nurse. Okay, doctor, minsan yung ginagawa niya eh, pinipitik ba yung ugat ko sa kamay ko kung anong ginagawa sa kanya ng nurse kapag kinakabitan siya ng dextrose. Masabi niya, mami, liga. Kunyari, ikaw ako. Ikaw yung may leukemia, ikaw yung may cancer. Lalagyan kitang dextrose. Yun po yung mga habits niya.
kasi pinapangarap po niya na maging doktor. Someday, hopefully po, di ba? Andun din po yung ano niya, yung pagiging fan niya dun sa nakikita niya pag nasa ospital kami, lalo na yung doktor namin. Dok Pogi nga ang tawag niya dun kasi talaga namang tagpapuhan yung aming doktor. Eh, kaya minsan sinabi yung mami, gusto kong maging si Dok paglaki ko kasi gusto kong gumaling din yung mapagaling ko rin yung ibang mga batang may cancer na tulad ko. Na yung darating sila sa time daw na hindi na sila tutusukan ng dextrose, kukunan ng dugo kasi every 2 weeks nga kinukunan sila ng dugo. So yun po siguro yung ano, pangarap ko din kay Ion na matupad niya. At yung relasyon po kasi namin talaga sa mga nurse ng Las Piñas General Hospital po and Satellite Trauma Center, eh talaga naman pong siguro habang buhay po talagang tatanawin namin na malaking utang na loob kasi po yung relasyon na hindi po pasyente as a nurse. Kumbaga, pasyente ka, pero pamilya po ang turingan namin dun sa aming samahan sa ospital. Ang trato ko kasi kay Ion, hindi basta-basta lang na ano yung parang ano yung binibigyan mo ng may spoil siya, hindi. Tinatreat ko siya as a normal kid. Hindi yung parang special kasi may sakit siya. Hindi ganun. Kasi ayoko maramdaman niya na kakaiba siya kasi may sakit siya na bawal to, bawal yun, bawal yan. O may mga bawal, pero kung yung may mga bagay naman na pwede siyang gawin na hindi naman din makakasama sa kanya, hinahayaan kong gawin niya. O tuklasin niya yung mga bagay na gusto niya. Para lang makatulong din sa kanya bilang bata. Kasi tulad niya, hindi nga siya nag-aaral. Hindi siya na-expose that time sa pag-aaral. Kaya yung mga bagay na pag may gusto siyang malaman, hinahayaan ko siya na gawin niya. Para makatulong din naman sa sarili niya. Sa mga tao naman po na may mabubuting puso na gustong tulungan si Ion, bukas naman po kami na mabigyan ng tulong. Talaga naman po isang pasasalamat po yun. Malaking pasasalamat sa amin kung kayo po, kung kami po ay inyong mabibigyan ng tulong sa aming mabubuting puso para po sa tuluyang gamutan ng aking anak. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat po ako sa kapwa ko, mahal ko po. Sobrang salamat, maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo sa akin. Tulad nito na may share po kung ano man yung aking kaalaman, karanasan sa pagkakaroon ng anak na na-diagnose sa ALL. Sa mga nais tumulong kay Aeon, maaari kayong mag-donate sa pamamagitan ng mga bank accounts natin. Pwede rin online, pwede rin GCash o Shopee.